Hi guys! Welcome back pong muli sa aking channel. Ngayon naman po ay magluluto tayo ng pang breakfast. Pwede pong iulam sa kanin at pwede rin pong iulam sa tinapay. Tara, samahan niyo po ako. Umpisahan na po natin magluto guys sa isang mainit na kawali. Lagyan po natin ng butter. Ayan, at sunod na po natin ang ating sibuyas. Ayan, gisa-gisahin lang po natin. At isunod na rin po natin ang ating bawang. Ayan po, ating bawang na ginamit ay 2 butil lang yung ano na yan, bawang na iyan. At ang ating sibuyas na ginamit din ay isang maliit lang na sibuyas. Ayan po guys, isunod na po natin ang ating sliced mushroom. Ang akin nung nabiling sliced mushroom ay ganare. Ayan ho, pieces and stems. Kakaunti lang yung ulo niya, ang marami yung stems. Pero okay na siguro iyan. Ayan, ihalo na natin ng konting red bell pepper pang papulay sa ating niluluto. Hiwayin natin lang ang balik-balikin ng gayaan sa pagsabagan natin ng pagkahalo at para maluto yung ating mushroom. Ayan, lagyan po natin ng asin, kalahating kutsaritang asin, at lagyan din po natin ng paminta. Ganon din po para medyo masarap yung lasa ng paminta, mahanghang-hang ng kaunti. Ayan, kulukulan lang po natin ng papagayan sa ating kawali at isunod na po natin ang ating cooking cream na iyan na panghalo sa ating niluluto. Ayan po guys, atin lang po iyang halo-haloin ang papagayan niyan at dyan po ay mga ilang minuto lang ay yari na iyan. Madali lang po iyang lutuin. Ayan po guys, nilagay ko na po ang dahon ng ano, ng coriander sa Arabic pa. Iyan ay ano, kisbara. Para ba? Oh, yata. Halo-haloin lang po natin ng ganyan guys at para maluto yung ating mushroom. Ayan. Tigyan din po natin ng kaunting magic. Siyempre, basta may magic. Kung alam na. Kung palasa lang naman ho, yan. Kaunti lang ho. Ayan. Halo-haloin lang din uli natin na pamagayan. Maraming salamat nga po pala sa mga nag-subscribe sa aking channel. Bagong kaibigan, maraming salamat po sa inyo at wag po, sana po ay wag kayo magsawang sumuporta sa akin. Ayan po guys, ang ating itlog ay piniprepare ko na po. Ayan po, ay nilagyan ko ng isang kutsarang ibab at isang kalahating kutsaritang cornstarch para po yung ating itlog pag ginabit natin ay hindi maghiwa-hiwalay. Ilagyan po natin ng kaunting cornstarch. Ayan, mamaya po makikita nyo naman ang texture ng itlog kung mayroon talagang cornstarch o wala. Ayan, ilagay na po natin ang unang bahagi ng ating itlog. Ito ay gagawin ko, 2 piraso ang gagawin kong ganari at para hindi naman masyadong makapal. Ayan. Ayan po guys, testingan na po natin baliktarin ng ating itlog. Ayan po, mahalata nyo po na may cornstarch talaga siya kasi yung itlog natin ay maganda yung pagkakaplat sa ating kawali. Ayan, lagyan na po natin ng palaman ang ating itlog, ang ating mushroom na niluto kanina. Ipapalaman na po natin sa ating itlog. Ayan po, atin lamang i-roll yung ngayon. Ayan, pugayan lang. Oops! Okay. Ayan, no? Maganda yung resulta ng itlog po basta mayroong cornstarch. Kasi hindi siya maghihiwa-hiwalay kahit ikuti natin ng pagayan. Yan, at para ho yan ay mahango natin, lalagyan natin iyan ng ano, plato o kaya platito na kasyarin yung ating yan, ganyan po. At babalik ta rin po natin iyan. O di, yun. Talagay na, nalipat na sa platito. Gawin na po natin ang ika-2 ano natin. Ika-2 omelet natin na iyan. Tama ba yung pagkabigkas na omelet? Omelet o omelet? Kasi pagka sa isda, pispili.
Pero ang pagkasulat nun, Philip din, di ba? Ayan po guys, ayos na yung ating itlog at lalagyan na po ulit natin ng palaman. Yun. Yun. Okay. Hindi ho naubos yung ating ano, ating palaman, may natira pa. So, di bali, ulam ko na lang din yun sa kanin, yung natirang yun. Yan naman, ay walang problema kung hindi natin balutin ng ganyan. Ito lang naman po ay bali presentation lang kung paano magawa ng mushroom omelette. Iwan kung anong tamang bigkas. I-comment nyo lang po kung paano talaga ang tamang bigkas. Ayan po guys, luto na po ang ating dalawang ano, dalawang project. Hindi ko na sabihin yung omelette. Baka mali ako eh. Paano ba talaga tamang bigkas? Omelette, omelie. Ayan. Ayan po guys, maraming salamat po sa inyong panonood sa ating maikling presentation na ito. Salamat po at nakarating kayo hanggang dulo. Ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye po.